natin. Ayun o. Okay. Ito yung may cell din talaga. Hindi na siya nagsisil ng maayos. Kaya once na tumambay yung tubig, nagpe-penetrate sa kanya, pumapasok. Ayan, upod na rin yung gilid o. Ayun o. Meron tayong ginagawa ngayon. Higher na ano, manual na washing. Okay? Ang ito hindi ko na mapaanda rin, papakita ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari. Ito kasi once na umiikot yung kabila, matino, tapos yung kabila naman maingay. Okay. Observe nyo ah. Ayan o, nakita nyo. Once na ginanyo nyo yan, tapos umingay ng ganyan, ibig sabihin sira yung gear. Papalitan natin ng buong gearbox. Tapos yung kabila naman, makita nyo yan. Ayan. Okay. Ako makapit, kabilaan na pa rin halos. Okay, kabilaan na palang maingay. Okay, papalitan natin ng gearbox yan. Okay. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ano. Tatanggalin ko muna. Sa galas naman na ito, pwede nyo tanggalin yung buong ilalim. Pwede rin itong gearbox lang. Okay. Ayan. Yung technique dito, tanggalin nyo muna to. Okay, once natanggal nyo yung tornilyo, dito nyo gagamitan nyo ng mahabang Phillips screw. Ayan. Okay, hanggang dyan. Okay, ayan. Mahabang pilip para hindi na magkakalas ng buo. Okay, ayan. Tanggalin muna natin to sa size 13 yan. Okay, ayan o. Pigitin natin sakto-sakto. Tapos ito, pigilan nyo lang ng kamay nyo. Tsaka makikita nyo naman na ayan o. Kinakalawang na ibig sabihin, pinasok ng loob ng tubig. Yun yung mga normal na nakikita sa ating mga video. Yan, yung ganyang problema. Okay, nga pala, makikita nyo. Okay. Ito, yung portion ng motor, kinakalawang yan. Kinakalawang yan, pero yung kabila, yan, wala masyado. Same dito sa dryer. Kinakalawang to, yung kabila, wala. Okay. Tapos makikita nyo yung paligid, may mga langis. Ayun, langis yun. Okay. Mangyari kasi yan, once na buba yung tubig dito, siyempre may grasa yan. Okay, once na pumasok yung tubig dito, okay, papalipa rin na ito, itong portion na to. Yung pulley niya, siyempre umiikot na matuloy niyan. Humahagis yung mga, nandyan, yung langis, saka yung tubig. Kaya makikita nyo, pati yung itsura ng belt, ayun o. Ayan, saktong-sakto dito sa pulley na to. Ibig sabihin, dito talaga nanggagaling yung tubig. Ayan, okay, kaya kinalawang lahat, ayun o. Yan, isa rin sa pinagmumula ng sira ng mga motor yan. Once na nagtatapo ng tubig nang hindi napapansin. Okay? Yan, natanggalan natin yung screw. Tanggalan na natin yung belt. Ayan. Okay, ayan, tanggal na. Okay. Ayan, tanggal na siya. Dudukutin na natin ngayon yan. Okay. Yan, yung anim na yan, gagawin natin ganyan. Okay. Okay, tanggalin ko muna. Okay, natanggal na natin yung anim na screw. Okay, pagkatapos niyan, tatanggalin naman natin itong screw dito sa ibabaw. Ito. Sungitin nyo lang ito. Yan, hanap natin yung flat screw. Okay. Tsaka pag nagpalit kayo, siguraduhin yung pulley na ito, tsaka yung pulley ng bago. Parehas. Ayan, hindi ko na isalpak. Ayan, kasi uulan na. Ayan, ayan, uulan na. Kaya hindi ko na masyadong pinakita. Ayan. Yan, minadali ko na kasi pag tatagal. Yan, yung clearance niyan tsaka sheet clearance ito, syempre kailangan parehas. Ayan. Isalpak na natin. Okay. Yan, tapos ito, kabit niya. Syempre huwag nyo kakalimutan. Kung anong kinabit nyo, tinanggal nyo sa kabila, dapat ganun din. Tsaka yung clearance na ito, dapat halos pantay. Ayan. Okay. Yan, tsaka pag ginanyan nyo yan, ayan o, makikita nyo. Ayan o. Okay. Ang tahimik. Hindi siya yung krrrk. Okay. Right. Yun lang. Testing na natin to. 10. Ayun o. Okay. Dumi na kami natin. Okay. Alright. Okay na to. Malakas na ulit yan. Alright, yun lang. Yan, iwasan nyo rin pala magbalik-balik ng timer para lalo pag mga luma kasi medyo malutong na yan.
Hayaan nyo lang umiikot. Alright.